Itatanong ko sa'yo, kasi may nag-viral ngayon about dun sa singsing na worth 299. Ano ang masasabi mo doon sa 299 na engagement ring? Worth it ba? Okay lang ba? Oo. Na magbigay ng 299 na engagement ring? Explain why. Wala naman yan sa presyo eh. Nasa ano yun? Nasa pagbigay mo. Ano rin? Galing sa puso mo yung binigay mo. Oo. Kung hindi tanggap nung binigyan mo, doon na yung mali sa kanya. Hindi na sa'yo. Kasi kung sincere ka namang nagbigay, galing naman sa puso mong pagbigay. Kasi minsan may nagsasabi na ano, tawag dito, ano, parang hindi ba siya ganun ka, hindi mo ba siya ganun kamahal? Kaya, hindi naman doon nasusukot pag hindi mo mahal eh. Yun, mara... Ano naman, yung iba nga, kahit wala nang sing-sing, makaano lang, o goods na eh. Ano, makaano lang? I mean, makapag-propose lang, kahit walang sing-sing. Kahit yung sa bunot lang, alam mo yung sa... Anong sa bunot? Sa bunot, sa ano, yung sa ano ng nyog. Gawin mong sing-sing yan, tapos mag-propose ka, goods na. Kung ba naman talagang tao? Kung hindi ka natingin sa ano, eh kung walang-walang, wala. Sabagay. Di ba? Kasi sabi nila, parang... Hindi deserve daw, yung marami nagsasabi yun na hindi daw nila deserve na gano'n. Ibig sabihin, yung iba parang, gano'n lang ba yung pagmamahal mo worth 299 pesos? Hindi o, grabe ka naman. Alam mo, nasusukat din yun eh. May ganito scenario, mayaman yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, tinetest lang yung babae kung gold digger siya or kung habon niya lang sa kanya is pera. Mag-ano siya, magmumukha lang siyang... mahirap or wala siyang pera tapos nagpo-po sa kanya yung lalaki yun lang yung wala, yun yung scenario na yun yung binili ng lalaki 299 na ring yun yung binigay sa kanya ng babae. So kung depende na lang sa kanya kung tatanggapin niya yun o hindi. Kung hindi niya tinanggap, ibig sabihin so ang habol ng babae is mas gusto niya yung may pera na ano nah. Mas kung tinanggap niya naman na pure of love naman yung pagbigay. Goods. So, wala sa price na engagement ring o sing-sing or sa kahit wedding natin, ring o ano. Kahit pasabihin natin once in a lifetime lang yung mag-propose sa'yo, kahit pasabihin natin kung ngayon nga, once in a lifetime nga, kung full of that naman yung pag-propose sa'yo, di ba? So, ako, ano sa tingin mo deserve ko? Na? Na sing-sing? Oo, bakit hindi? Or na worth soon. To? Soon. Hindi pa ngayon, pero... Hindi nga. Kung para sa'yo... Masihigit ano ba yung 299 o... Kung ano yung makakaya ko, yun yung bibigay ko sa'yo. Talaga ba? So yun lang masasabi mo? Kung ano yung kaya ko, kung ano yung kaya ko... Basta galing sa puso, pinaghirapan. Galing sa puso ko, kung ano yung kaya ko at galing sa puso ko, na yung gusto kong ibigay sa'yo. Wow. Yung ibigay ko sa'yo. Pero it's up to you na kung tatanggapin mo hindi. Sa tingin mo? Parang mas tayo sinasabing yes or no. Mhm. So, sa tingin mo? Ready or not ready, parang sa tingin mo, sa akin, ako bilang partner mo, na matagal na, 10 years na tayong mag-jowa, ano sa tingin mo? Tatanggapin ko yung worth 299 na engagement ring o hindi? O naman. Paano mo nasabi? Hindi ka natingin ng pera, girl. Hindi ka natingin ng pera. Hindi ka natingin pera. Hindi ba? Isang pang taon natin, sinamahan mo ako kahit walang pera. Wow, talaga ba? Kahit nga, bigyan lang siguro kita nung ting-ting ng ring, sing-sing na gawa sa ting-ting, tatanggapin mo eh. Ganun ka kasigurado sa akin, love? Oo. Talaga ba? Oo. Love you. Love you mo. Nag-sting ka na naman. Fairness ha, kilala mo ako. May explanation dyan lang yan. Ano explanation mo? Sige. Ano explanation mo doon? Parang hindi yun dahil sa kung anong bagay ang binigay niya sa'yo. Dahil yun doon sa... Kundi, yun ay... Kung... wala tuloy ako. Ayusin mo! May pa-explanation ka pa kasi. May pahabol explanation ka pa. Ano ba? Hindi yun yung bagay... na nabinigay sa'yo. Hindi yun about, hindi yun dahil sa bagay, hindi yun dahil sa kung anong bagay ang ibibigay sa'yo. Kundi, yung pagmamahal na, yung pagmamahal na nilaan, na naka-attach dun yun. Sa bagay,
na ibibigay sa'yo. Wow! Talaga ba? Kasi, I said yes! Yes na, sige na. Gina, bigyan mo na. Kung ikaw yung bibigyan at na nakita niya na na-appreciate ko yung binigay sa'yo, syempre matutuwa yung nagbigay. Ganun lang yun. At kung ikaw naman yung binigyan at natuwa ka din sa ano, sa binigay sa'yo, syempre ma-appreciate mo, di ba? Mm-hmm. Yeah. Kasi hindi mo talaga ako tumitingin sa... Gets mo ba? Yeah. Hindi mo ako tumitingin sa value, o sa value, sa presyo ng sing-sing. Mas tumitingin ako doon sa effort at saka sa... yung effort ng lalaki na mag-propose. Kasi hindi naman ganun kadali mag-propose. Kasi andun yung kaba. Madali lang mag-propose. Hindi. Hindi siya ganun. Hindi ganun ka. Hindi ganun kadali magkaroon ng lakas ng loob na mag-propose. Kasi hindi mo naman alam. Kung ready ka ba sa ganito, ready ka ba sa ganyan. O nga lab. Yung minimin ko, hindi naman ganun kadali mag-propose. Kasi hindi ka naman sure sa pakiramdam mo kung sasagot ba yung girl sa'yo na yes or no. You need na magkaroon ng lakas ng loob. Kasi yung lakas ng loob, mahirap yan. Diba? Mahirap magkaroon ng lakas ng loob mag-propose. Kasi hindi mo naman sigurado kung sasagutin ka ba ng partner mo, tapos bumili ka pa ng kaya mahal-mahal na sing-sing. True. Kaya nga, yun. Kaya nga kung mag-propose ka lang, isusure mo, syempre. Kaya nga, marami naman feeling nila sure na sila. Ano nga nagsasabi sila, oh, magpropose ako, sure ka na ba? Maraming feeling ganun. Nilang ganun. Maraming feeling na sure na sila na, ay, parang feeling ko sasagutin ako nito kasi sobrang tagal na. Mm-hmm. Pero, hindi pala. Pagdating pala doon, may marami palang gustong gawin yung girl. O kaya hindi pa pala ikaw yung gusto niya na makasama. Mayroon naman nagsistay lang siya sa'yo dahil kailangan ka niya. Pero doesn't mean mahal ka niya. Totoo yan. Diba? Yes. Nagsistay lang siya sa'yo ng kahit tagal kasi may nabibigay ka sa kanya. Pero yung totoo, pag nag-propose ka na, doon lalabas yung pakiramdam niya na, ay, hindi ako sigurado sa kanya. Totoo yan. Diba? Yung mga ganun love. Yung minimum. Doon ka pa lang sa ano. Kaya ang hirap magkaroon ng lakas ng loob. Sa process, sa progression ng relationships niyo. Relationship niyo. Meron kasi, alam mo yun. Malalaman mo na. Kunwari, parang mararamdaman mo na. Na parang, hindi ako fit dito. Parang, hindi kami, ano nang, parang wala kayong chemistry, wala kayong spark. Mm-hmm. Pero meron kasing love doon na, hindi ko naman sinasabi lahat ng babae. Pero may mga babae kasi na, alam mo, madali lang sila magbagkunwari na gusto mo yung tao na parang kilig na kilig ka sa kanya, mahal na mahal mo siya. At the end of the day, hindi mo pala siya gusto. Ang gusto mo lang pala ay laman ng bulsa niya. Ayun nga. Yung ganon. Kaya doon mo malalaman kapag hindi niya gusto yung sing-sing na worth ganito. Bakit ganyan yung bigay mo sa kanya? Ibig sabihin, hindi love yun. Hindi pure yung love niya sa'yo. Kasi hindi niya tinanggap yung kaya mong ibigay. Di ba, naghangad pa siya. Kasi feeling niya, ito lang ba yung value ko sa'yo? Ito lang ba yung worth ko sa'yo? Yung ganun. May ganyan. Na hanggang ganitong halaga lang ba ako? Ganyan mo lang ba ako kamahal? Hindi mo ako kayang bilhan ng ganyan kamamahalan. Well, di ba mas sasanglang engagement ring, di ba? Hindi mo naman sasanglang engagement ring. So, bakit naghahangad ka? Ako wala pa kailan kung gold or silver or white gold yan. O diamond yan. Ang mahalaga sa akin yung apelyido malipat. Di ba? Diba? Yun lang. Yung apelyido malipat. Tsaka yung pagsasama doy, diba? Yung pagsasama na matagalan. Yung panghabang buhay. Na pagsasama nyo. Kasi importante yun. Kasi marami yung nagkakasal. Akala nila, sobrang tagal nila. Akala nila okay na. Tapos nagpakasal sila. Sinagot siya ng girl. Okay sila. Pero pagdating pala sa kasalan, naging kayo na hindi pala kayo tatagal. Maraming ganun, diba, love? Yung sobrang feel nila love na love na yung isa't isa. Pero after the day, nagkiwalay sila dahil hindi sila fit, hindi sila nag-work.